Hi teachers! Ipapakita ko lang kung paano natin i-open yung ating bagong EIPCRF version 4.2. Kalabas-labas lang nung isang araw. So ito siya. Ganyan yung official form na dina-download. Ayan. Siguro meron na kayong lahat niyan. And then i-open natin. Ayan. Ganito po yung nagpapakita sa aking MacBook Air. Kapag sa ibang laptop po ang lumalabas dito, sa taas po yung lumalabas, yung enable. So, click nyo lang po yung enable, huwag nyo pong i-disable. Ito po sa akin, disable and enable. Ganyan po yung lumalabas. So, click ko lang yung enable. Ayan. So, ito na po yung lumabas. So, gawin po natin dito. Click natin to. Lalabas yung proficient para sa teacher 1 hanggang teacher 3. Ayan. Kapag yung highly proficient naman, yung para sa mga master teachers. So, click natin tong proficient. Ayan. And then, hindi po ito ang gagawin natin kasi nakalagay po dyan for admin only. So, dito po tayo sa proceed. Pero kung gusto niyo pong sa baba, tumingin. Ayan, ito po yung mga nakalagay sa ating CRA at saka objective. Ayan. Pwede rin po kayo dito mag-proceed. Pwede rin po sa taas. Pagka-proceed nyo po, ito po yung makikita nyo. So, privacy notice lang po siya. So, basahin nyo lang po yung nakasulat dyan. And then, agree lang po tayo. Ayan. So, pagkatapos nun, makikita nyo, lumalabas na yung ganito. Region. Lagyan po natin ng region. Makikita nyo lang din po dito ang inyong region. Halimbawa, ayan, 4A. Ang division, makikita lang po dito. Ayan, piliin nyo lang din kung ano yung nakalagay dyan. Naka-ready na po siya dyan. Click na lang. Ito, hindi naka-ready. So, isisulat lang. Kita type lang natin. Ayan, Antipolo City din. School ID. Halimbawa, ay 109337. Ayan. School name. Peña. Sa amin, ngayon, Peña Francia Elementary School. Oopsie. Ayan. Ayan. And then, school type. Meron ulit dito ang drop-down menu. So, urban. Ayan. Urban po kami. And school size, kami ay very large. Curricular classification, dito tayo. Kinder to grade 6 kami. Ayan, so isusulat nyo na dito yung inyong last name. Ayan, halimbawa po. Try lang natin. Ayan. And then, mag-create lang ako dito ng ID number. Ayan. Tapos yung position, nakalagay na rin dito. So, click lang natin yung arrow doon. Lagay natin ganyan. Employment status. So, tayo ay regular permanent. O, age natin. Lagay lang natin dyan. Ay, hindi pala itatype. Meron ding drop down. May drop down din siya. So, ilalagay lang natin dyan. Pipiliin lang natin yung range ng ating edad. Yan, walang nagpapakita. Wait lang. 31 to 35. And then, sex. Female. Hindi po 3 times a day. Charot. Number of years in teaching, ayan, dito lang din siya. So, lalagay nyo lang dyan. Highest degree obtained, master's. Okay, so, dito daw, please specify. So, susulat nyo lang dyan. Kung ano yung nakuha nyo. Ayan, ganyan. Level taught, elementary, and yung DepEd email natin. Malagay lang natin yung DepEd email natin yan. Halimbawa,
yung inyong name at deped.gov.ph. Yan, ita-type nyo po yun. Tapos, grade levels to. Anong tinuturuan mo? Halimbawa, ako grade 3. Tapos, areas of specialization. Sa English kasi ako. And, subjects to. Ayan. So, anong tinuturo mo? Filipino, English, Araling Panlipunan, ESP, MAPE. Sige, kung ano pong tinuturo ninyo. And then, next po, confirmation, you will not be able to edit your name and employee ID after this. Are you sure your input is correct? Yes. So, yes lang natin. Tapos, maglalagay kayo ng inyong password na sarili. Yung madali nyong matandaan. Halimbawa, ganyan lang. Yung school ID na lang namin, halimbawa. Example lang naman to. Hindi ko naman to magiging ano. Ayan. So, click lang yung go. Ayan. So, ito yung makikita nyo. Sa ating mga, sa natapos na kanina, ayan, nakalagay na. So, may nakalagay po dito ang part. Yung status, ganyan. So, click lang natin yung part 1. Or show. Yan, so makikita dito sa baba, nakalock pa siya. Ayan, so click natin part 1. Dito. Ayan, dito sa baba. Yung sa status pa lang yan, and then dito na tayo sa encoding part 1. Sa baba nyo lang pala siya makikita. Ayan, so ito sino yung nag-rate sa'yo, yung TA provider mo yan. Tapos, yung kanyang infos nakalagay dyan. Ayan, tapos i-enter na yung COT1 mo, COT2 mo. Ayan. Tapos i-enter dito yung pangalan ng, halimbawa ito, Filipino, COT1. Tapos, pangalawa, science. O, magkaiba. So, lalagyan mo na dito. Ilan yung binigay sa'yo ng ano mo, rater mo? 7? 7 ba? Halimbawa lang po, 7. Perfect 7. Ayan. Again lang natin ng rating. Tapos, kailan ka in-observe? Sabihin natin, year kasi nakalagay. So, 2023, sundan lang natin yung format. 03. And then, date, halimbawa 11. Ayan. And then, dito naman, 2023, month 06. July pala, 7 09, July 9. Ayan, so meron na siyang check na ganyan. Tapos dito naman sa QET, lalagyan mo na rate mo dito ay must be a whole number from 1 to 5 lang. So halimbawa 5 ka lahat dyan. Ayan, lalagyan mo lang pati to mga space, yung mga naka white na space lang naman ang lalagyan natin. Kasi pag naka-block, ibig sabihin, hindi natin malagyan yan. Ayan. Ayan. So, lagyan lang ng lalagyan. Halimbawa, 5 lot ang score mo dyan. Outstanding ka na. Ayan. Pero dapat to, lalagyan mo rin to ng pangalan. All caps. Halimbawa, Mary. Master, and meron pala dyan nakasulat. Master Teacher 1, ayan.
Ayan, date of review. Ayan, kung kailan ka ni-review, so year din muna, 2023. 07. Bawa, ayan, ganyan. 15. Last name pala. Last name, malimbawa, Cruz. Mary. Santos. Ganyan. So, ID number. Employee ID number. Halimbawa, 4270711. Bawa ganyan. And then, yung DepEd email niya. Halimbawa lang din po ito. Hindi ko naman siya i-proceed. For the video lang po. Ayan. So, ito naman, Mary S. Cruz. So, approving authority. Sino ang approving authority natin? Yung siyempre siguro yung ating principal. Halimbawa po ay Reyes Luz Cruz. Ayan. So, kanyang position, principal 4. ID number niya. So, kailangan natin ng kanyang ID number. Sa mga ganyan. Tapos, ano rin niya? Email din niya. Ayan. Ganyan po. And then, click natin yung finalize kasi naka-finalize. Tapos na tayo. So, nagpapa-enter ulit siya ng password. So, i-enter mo yung ginawa mong password kanina. Yung hindi mo nakakalimutan. Okay, so ayan. Nakikita nyo dito yung status. Part 1, tapos ka na. Part 2, hindi pa. So, pupunta kayo dito sa click nandito kasi hindi ka pa tapos sa part 2, encoding part 2. So, dito kailangan mong i-tick kung alin yung applicable sa'yo. Ayan, halimbawa. Halimbawa lang po ito. And pwede pong hindi ito kompletuhin. Depende po sa applicable sa'yo. Sa iyong para sa iyong core behavioral competencies. Ayan. Click lang natin. Ayan. Kung ano yung nararapat para sa'yo. Ayan. So, finalize part 2, tas nanghihingi ulit ng password. Ayan. Ayan, so nakikita nyo, part 4 wala pa. So, pupunta ulit tayo sa part 4. Ayan, so dito naman. Ayan, kailangan natin dito ng ating development plans. Kagaya rin po ng dati, meron po tayong isusulat dito. Ayan, tapos ipa-finalize din natin yan. Ayan, so, hindi na natin siya gagawin. Alam na natin kung paano yan gagawin. Last year, ganyan din naman yung ginawa natin. So, pwede sigurong tumingin ulit dun sa ating ginawa last year. Tapos, kailangan ng status nito pag natapos yung part 4 na yun ay naka-check na din siya. Ayan, so, ready na yung iyong EIPCRF pag natapos mo yun. So, yun lang para hindi masyadong mahaba. Ito ay kayo na po bahala maglagay dito sa development plans. Basta pag natapos nyo po yan, click nyo lang yung finalize part 4. Okay po? So, yun lang po. Bye!